project namin to ni Mr. Choi. Hey, so what's up? Good morning sa inyong lahat mga brad. So yun, no? Isang mabilis yung intro lang kasi medyo na-late na tayo. Nandito na si Mr. Feds. Hello. Wala pa ligo to, oh. Wala pa ligo, ano? Wala ligo-ligo, guys. Alright, let's go. So this is Pau Pau. So ito yung sasakyan natin. Road test natin yung kanyang air conditioning sa kanila. Kung talaga bang magbago yung kanyang air conditioning. Alright, let's go. Okay, so yun guys, bali nakaready na si Pau Pau. Dog, Akayama! Tara! Wow, wala meg! Alright. Puntahan muna namin yung mga passenger namin. Para kung sakali, eh hindi pala kung sakali, para makalis na kami. Pagkat kami late na late na. Alright, let's go. Okay, so shout out Tampa, shout out 3F. Shout out 3F, pati kang mama mo, sorry. Dahil sorry mo, hindi kaya pa mo boy pet. So, sumaitan kaya pa mo kung bagya ba ating gabing guy RF. Yes. Alright, so we're heading to Manila. We're going to road test this air conditioning kung maganda ba talaga yung performance niya. Pero ngayong umaga, tuwang-tuwa kami kasi nag-automatic pa siya ng maayos. Malamig pa siya, guys. Ito nga pala yung ginawa nating carpet, no? So, titignan natin kung malaki ba talaga yung silbi niya. So far, ano na masasabi mo sa ating kinarpetan, boy? Okay, boy. Wala na po mapasok na sa loob. Ngayon, titignan natin mamaya pala. Mamayang mga 12. Oo. Para malaman natin kung magtatalo po ba yung init tayo magaling. Oo. So, pero lang kasi tagalit siya. Oh! What the fuck? God mo. Alright. Let's go. Sana guys, lagi na lang ganito ko lang kintahan. No? Walang traffic. Walang kamote. Walang unggoy. Walang tarantan. Maya pa lang ako. Alright, so yun, no? Update dito sa ating aircon. Naglalaban pa naman. Ang usapan namin kahapon, parang magiging makulimlim daw yung ulam. Gagi, magtulis ng init. Alright, so update ko anong mangyayari dito sa aircon natin. Pero ayan, ice cold pa talaga siya, oh. Lalaban to guys. Wala lang. Let's go. Okay, so nandito na kami sa canton nila, Tita. So, ito din pala yung may-ari dun sa Urban. Ay, nako, late na tayo. Alright, let's go. Okay guys, so yun, no, wala na kaming patumpik-tumpik. So, nagkarga na ulit kami ng mga kagamitan na iatid namin sa Maynila. Late na nga talaga kami ni Boss Feds kanina. So yan, no, hindi ko na pinakita yung mga pagmumukha ng aking mga tita. So tatlo yung pasayro namin dyan, for mga magkakapatid na babae sila lahat. So far, malamig pa naman yung aircon ng ating truck dito. So andito na tayo ngayon sa may Bukawi, sa may Toll Plaza. So wala kaming masabi sa aircon ni Pau Pau kasi laking tulong talaga nung insulation na ginawa namin kagabi. So yun, no, bali magbabayad lang ng toll gate ngayon si Mr. Fetch dito sa Toll Plaza sa may Bukawi para makadiretso na kami dun sa may pupuntahan namin. Alright, let's go! Alright,
guys, so sa mga matagal na sa channel ko, so alam yung daan na to, dinaanan natin to nung nare-rent si Snow sa Manila. So nakakatuwa lang kasi bilang mag-classmate, hindi lang ako yung nakakapunta dito, pati si Feds na pupunta dito, na-experience niya rin yung mailayo yung kanyang sasakyan. So napaka-fulfilling kasi ng ganun na sitwasyon sa buhay natin, yung may lumakas sakyan at the same time nakakalayo. Alright, so andito na kami sa may basement na aming pupuntahan. Grabe yung naging struggle namin dito kasi sumobra yata sa laki yung sasakyan ni Fed. So sadyang konti lang yung clearance ng bubong niya sa bubong ng kahit ano. Alright, so yun no. Fast forward na tayo. So sige lang, kasyang-kasya naman yan, saktong-sakto. So update din sa aircon natin kasi talagang hindi kami pinahiya ni Pau Pau. Although medyo makulimlim sa labas, pero still hindi naman siya ganun ka-straight na umuulan. Malaking tulong pa rin yung AC namin kasi sobrang napakalamig. So finally, andito na kami. So ayan si Pau Pau. Struggle pa rin yung clearance. So dahan-dahan lang, baka mamaya sumabit yan sa mga tubo dyan. Mamayad pa tamong maragul. Alright, so yun na, andito na kami. Ibababa muna namin yung mga iatid namin. Yakyat pa namin to sa 30th floor kung hindi ako nagkakamali. Alright, so yun no, let's go. So I was barely amazed na may makita tayong big body dito na Corolla. So na-flat na yung kanyang mga gulong, mukhang matagal-tagal na tong nakastock dito. So kung sino mang mayari sa'yo, kung napanood mo to bossing, comment down below naman kung anong reason ba't na-stock ng ganyan yung Corolla mo. Sayang at napaka-pogi pa niya oh, XE pa man din. So yun no, bali andito na kami sa may elevator. So ayan pala yung aming mga pasero, sila tita, yun no. On the way na kami ng 30th floor. Alright, let's go! Ayun, nakapag-deliver natin. Wow! Sam, mabilis kami baba. What's wrong in me? Wala pa rin 30th floor. Malis ako yung president. So what's up guys? Mali, kakain muna kami. Tara yung OJT namin. OJT! Alright! So, dito na kami ngayon sa Shell. Touchdown na kami. Tapos na kami dun sa aming lakad. So what a successful operation dun kay Pau Pau. Yes. So update. Anong masasabi mo sa aircon ni Pau Pau? Tatlong babaeng pasayro namin, boy. Wala akong masabi. Okay, made it back home, alright, let's go. Thanks man! Okay guys, so yun no, what a successful na biyahe. Ex-pag-road test ng aircon ng ating truck. So yun no, actually, nag-CR pa ako kanina dun sa bahay nila dito ko. Ang loko-lokong to, hindi na bumaba sa kotse. So nagkulong na lang siya, nag-aircon na lang siya. So yun guys no, hindi nakasindi ng maayos yung araw. Pero ang laking tulong na kasi as in all the way from Angeles, San Fernando, tapos dun sa may Eastwood nga kanina na nakita niya dun sa pinuntahan natin. As in walang patayan ng aircon yun. All the way talagang naka-easy talaga. So yun no,
officially, si Pau Pau, may aircon na. So ang pinaka magiging kalaban na lang natin ulit dito is yung tagas. Yung maglilik na lang siya. Pero yung dito sa carpeting natin, ang laki tulong talaga niya. Grabe, ito talaga yung naging sagot dun sa problema natin na pagka mabilis na siya, din siya nawawala ng lamig. So ito yung naging solusyon. As in, malaking bagay talaga siya. Nag-iba talaga yung feeling ni Pau Pau ngayon dito sa kanyang carpet. Ultimulob, guys. Ultimulob. Wala na yung boses niyo. Wala na yung paranong ko dito. Wala na yung paranong dito sa yung patubig dito sa baba. So yan, guys, no? Isang payo lang. Air conditioning is not always about laminated evaporators and condenser. It's about brain. It's about understanding the system. So kung kahit ano pang piyesa yung ilagay mo dyan, kahit ano pang kagandang compressor o evaporator o condenser ang ilagay mo dyan, kung pangit yung insulation at yung weatherproofing ng isang sasakyan, nonsense talaga yung isang aircon. So ayan, isang living na patunay, yes. Si Peds. Actually, akala namin wala na talagang pag-asa yung aircon, ni Pau Pau, pero... Actually, lumalaban siya sa gabi, guys. Oh, pero, sa gabi. As in, talagang sa gabi, wala ka talagang masabi. Takbong pogi lang. Pero yung ngayon, talagang as in, nasa expressway kami kanina. Yung mga pasayero namin sa likod, tatlong mga tita yon, wala talaga silang nagreklamo sa kanila na mainit daw or what. Talagang kami pa yung nagtatanong sa kanila kung malamig ba dyan. Tapos sinasabi nila lagi na okay naman talaga. So yun, bali ang moral ng ating video is air conditioning is not always about beautiful parts. Yes. Beautiful car also matters. Okay? So yun, no? Mamaya na lang natin ni-end yung video. Baka meron pa tayong pwedeng singit dito sa araw na to. So yun, may pupunta muna kami ni Peds. Tapos uwi na muna ng Angeles. Alright! Let's go! Hey guys, so nandito ako sa likod ni Pau Pau ngayon, no? So nakatambay lang kami somewhere. Medyo positive nga yung aircon niya. Lamig dito, gagi. So matutulog muna kami. Ako lang pala. Bahala sa buhay niya. Let's go! Sleepy guys. Night night. Ano sabi mo? First time niya daw magstay kay Pau Pau na nakasara yung bintana. Ano nga naman si stay dito nang di masara yung bintana. Parang imbierno sa loob dati. Night night guys. Uy guys, so yun, nakatulog kami. Can you say about your modifier air conditioning modifier? Let's go. Okay guys, so andito pa rin ako sa likod. So ayan, no? Bali, kakagising lang natin. So gagi, yung sarap ng aircon ng truck namin, lo. Alok dito sa likod, boss, oh. Look! Alright. So yun, no? Isang mission success sa ating operation Pau Pau. OG Pau Pau. OG, lumamig na. Let's go! Yan yung aking point of view dito, guys, no? So, ulit. Alright! AC, AC! All windows closed! Ha! Upholstery done! Bye! For a TV! Let's go! Sounds na yun doon. Eh, ba't kaisan? Power lock. Sabi yun. Sabi na rin, may ilasado lang din, di ba? Yes, son. Alright. So, dito kami sa likod. So, yun guys, no? Ito yung aming project.
So, one of a kind project namin to ni Mr. Chukoy. So, di namin expect na lalamig ng ganito kalamig to. So, hindi namin expect din na lalamig to ng tanghali hanggang dito sa likod. Pero itong ganitong lamig lang, grabe malamig na to, promise. Subukan na ako. Alright. So yun, no? What a happy day. Let's end this video sa isang montage. Stroll natin si Pau Pau. Let's go! Sa may malapit sa amin. Ito na nga pala yung update dun sa Kia. So, actual to, walang edit. Susubukan na. Ayun, oh, sira talaga yung climate control niya. Kulang ako sa heater. Bye-bye! Boss Samson! Enjoy! Update. Let's go. Niro-road test natin ngayon itong Kia Carnival na project natin. So, first issue, yung windshield na marumi. So, papalinis muna natin siya kasi sobrang hirap mag-drive. So, iniikot-ikot lang natin siya kasi okay na yung charging niya. So, pinagawa natin yung alternator niya. Inayos natin yung nalusaw na plastic sa loob. Tapos, yun din yung nagkukos ng loose contact sa kanya. So far, hindi na namatay yung kanyang battery. Tapos, itong kanyang climate control na tiyumahandar. So, ito yung unang sisisiin natin, yung kanyang climate control na nababaliw na. Alright, let's go. So pati yung sunroof, pinadamay na rin. Okay na yung windshield natin. Alright. Okay guys, 267-11 picture lang. Yun, no? What a cute family van, no? Let's go.